Guys, pwede na yata to. Pwede na to, guys. So, kailangan matulis, guys, para actually sa lahat ng pinili mong career, pag nais mong mag-excel, kailangan matulis yung gagamitan mo, guys. Di ba tama, guys? Tama yung guys, di ba? Yung pampalakas natin, guys. Nandito yon sa loob, guys, eh. Pampalakas. Alam nyo na yon, guys. So magnanakaw tayo dito sa tindahan ni Aling Bebang. Tindahan ni Aling Bebang. Hindi napansin ng nagbabantay na nagnakaw tayo ng isang bote nito, guys. Tingnan nyo, guys. Pampalakas to, guys. Okay, guys, yung inaanak ko, guys, natuwa nung nag-energize. Eto, guys. Siya yung model. Tingnan nyo, guys, ang cute-cute. Diba? Sulit yan, guys. Ubus na, guys. Malakas na tayo. Punta na tayo sa sa pagtatrabahoan natin, guys. So, guys, baka akalaan yung vlogger tayo, guys, ha? Hindi nga tayo makabili ng ulam. Oo, ito yun yung katotohanan, guys. Hindi natin dapat mahiya, guys. So, para ipakita ko lang sa inyo, guys, ito yung holder ko, guys. Cellphone holder. Panggatong to, guys. Tingnan nyo, panggatong. Tapos dinalian ko ng alambre tsaka rubber. Balik natin. Balik natin para Tapos, ayun yung bahay, guys. Tindahan natin. Ayun. Yun yung tindahan. Tapos, ito yung farm natin sa kabilang kalsada. Ito yung sa baba. Doon. Medyo malaki-laki din to, guys. Kaya lang, medyo payat yung mga tanim. Hindi masyadong naalagaan, guys. Kasi, expensive din to, eh. Kailangan ng maraming tao tsaka yung fertilizer na commercial, yan commercial fertilizer. So tapos dito tayo mag guys, maglilinis. Dito natin itatanim yung yung pinakita nating binhi ng sweet potato, guys, kasi malambot yung lupa dito, eh. Ito, lambot ng lupa dito, guys. Dito tayo maglilinis. Tapos yung isang tao natin nandun. Nandun nata. Sa dulo na yun. Tapos dito tayo, guys. Dito natin lilinisin. Kasi dun, available for spray na siya ng herbicide. So dito tayo kasi manual yung paglilinis natin dito. Kaya hindi ito nalilinis, guys, kasi ang isa lang yung maintenance ko, eh. Tapos nandun sa flower farm yung focus. So ngayon may time siya dito. So nandun siya. Iwan ko lang sa banda yun, guys. Sa baba ba? Nandun sa baba, guys. Ayun siya, guys. May malinis na dun banda. Ayun na. Nandun siguro yung isa nating tao. Kasi malinis dun. So dito tayo, guys. Kasi ito yung target ko na pagtataniman ng sweet potato. Yung kamote, guys. Kamote.
So ano, ano pa hinihintay natin, start na tayo guys. Wala tayong ano, yung cellphone natin, walang ano, yung tawag dun, yung pang fast forward, ano yun, time lapse, wala tayo guys. So pagpasensyahan nyo na guys, mahirap lang tayo guys, kaya nga magsasaka, diba?
Okay guys, so ganito lang kaliit guys yung 15 minutes natin. Medyo hiningal tayo dun kasi hindi na tayo batak guys. Oo. Medyo nag-iba yung natin ng konti yung trabaho natin, pero kailangan natin bumalik dito kasi dito tayo nagsimula, tapos dito tayo nakapundar yung pagtatanim ng kamote or sweet potato, kaya get back to work. Good luck sa atin guys. Oh. So ito yung 15 minutes ko, sobrang liit. Oh, kailangan mga 4 na oras na linisan, tapos tamnan. Pagkatapos tamnan, pwede nang dahan-dahaning linisin. Pwede itanim muna bago finally cleaned it up. So ayun guys, umuulan lakas papunta dito. Oo, so siguro dito lang muna tayo guys. Update ko na lang kayo pag may tanim na ito, kasi dadagdagan ko pa to kahit mga 500 meters squared yung natin, yung laki ng area natin. Kahit ganun lang kalaki, medyo okay na yun. So ito lang muna guys, dadagdagan siguro itong mga 80 meters lang, 80 or 70 meters. So kailangan natin gumawa ng 500 meters, so it's about times 8 or 6 times 7 na ganito kalaki guys. So kailangan natin ng 6 pang ganito kalaki. So umuulan, papatayin ko muna kasi lalagay natin yung phone natin sa safe na lugar. Okay, so bye bye guys. Ayan. Okay guys, so tinuloy natin kasi tumila yung ulan. Ayun, nawala. Nawalang bigla. Yun, sa kabilang bundok. Nawala yung ulan dun. Meron yung kanini. Lakas nun. Tapos ngayon nawala. So, ay! Dito yun. Banda. Saan ba yun? Hindi ko makita. Oh, yun. Dun yun. Medyo kumulimlim. Tapos, ang lakas ng buhos ng ulan. Tapos ngayon nawala. So, nagpatuloy tayo guys. Hindi tayo umuwi. So, nadagdagan natin ng konti. Oh, magpapatuloy natin. Tsaka, alam nyo guys. May paraan. Pag, halimbawa, may hinihintay kayo. Halimbawa, sahod. Tapos, wala na kayong duty. Tapos, feeling nyo ang bagal ng oras guys. Try nyo lang hanap kayo ng yung gagawin yung bagay na pwede nyong ikita. Halimbawa sa akin, ito, maglilinis ako dito ng maliit na espasyo, tapos tatamnan ko ng kamuti guys. Hindi nyo mapapansin guys. Ito, hindi nyo mapapansin. Ang isang minuto nyo, tatakbo ng kalating oras. Oo, tapos bigla na lang, ang tagal mo na palang nagtatrabaho, tapos gusto mo pang pigilan kasi maliit lang yung mo. Nalinis mo. Oo. Same din to sa ibang career. Halimbawa, nasa kayo, nasa bayan, sa lungsod, tapos wala kayong duty, tapos hinihintay yung try nyong gumawa ng mga bagay na kikita kayo. Halimbawa, ako kung nasa bayan ako, pwede akong magmaneho ng pajak. Kasi yun yung trabaho ko dati. So, kung iba naman yung sa inyo, pwede rin naman, meron talagang sure, meron yan. Isipin nyo lang, tapos yung kikita kayo, hindi nyo mapapansin. Gusto nyo nang pigilan yung oras, imbis na gusto nyo abutin na yung araw na yon. Tapos pag may ginagawa kayo, sure ako, gusto nyo pigilin yung oras, kasi gusto nyo mas malaki yung yung mas maibibigay mong servisyo yun. So yun guys, informative tsaka educational. I-apply natin, try lang guys. Kasi ako matagal na akong palagi na lang plano. So nauna yung plano, walang gawa, yun, walang napala.
So ngayon, balik tayo sa gawa muna bago plano. Ito yan. Kaya ako sinabing gawa muna bago plano kasi pagpunta ko dito, walang plano na ito yung gagawin ko. Tapos sumagi na lang sa isip ko nung nagsimula akong magampas dyan ng mga tawag ito, damo, sandamukal. So kayong mga nagbabalak na maging content creator, kailangan may unique ano kayo. May unique na gagawin, yung reality. Yung katotohanan lang. Tapos may medyo kalog din kayo para matuwa naman sila. Yun yung mga ano, siguro. Siguro yun lang sa opinion ko lang. Yung iba-iba naman tao. Actually guys, hindi pa ako content creator guys. Trinay ko lang talaga mag-focus. Saka at the same time, magagawa yung trabaho ko. Kasi yung ano, yung sarili ko guys, nakikita ko kay Arturo Tincang, idol na idol ko yun. Palagi akong nanonood sa mga ano niya, mga vlogs niya. Tapos na-inspire ako. Kapagod guys, kabago-bago ko lang bumalik. Medyo naiba yung routine natin, dali lang tayo mapagod. Yung basketball ko nga guys, hininto ko kasi isang beses nasiko ako sa ano dito. Sa dibdib dito tapos bali ata yung mula pagkabata ko yung isang ano dito buto tinamaan puk lagnat isang ano sa linggo. Tapos sabi ng asawa ko, hinto mo na yan tsaka yung anak ko, di syempre nirerespeto ko kasi pamilya ko yun. Pag nangyari sa akin at pinabayaan nila ako, saan ako pupulutin guys? So hininto ko. Tapos ngayon medyo madali tayo mapagod guys. Ano lang, sipag lang guys. Nasa kanta yan. Kasi pag medyo pinakiramdaman mo yung kanta, tapos na-feel mo, tapos hindi mo in-apply sa sarili mo guys, I'm sure walang pupuntahan ang ano pangarap natin guys. Ang pangarap ng bawat isa sa atin kung palagi lang tayo makikinig guys. Kasi kailangan pabigatan yung mga ano, yung mga bawat salita ng binibitawan ng ano ng kanta. Oo, kasi dito sa amin guys, nabansagan akong ano, nakahukay daw ako ng ginto guys. Oo, kasi yung babayarin namin bawat buwan umabot ng 30,000 plus. Yung business namin, ano lang, buy and sell business, saging. At saka kahit anong ano, yung sasakyan ko, rerentahan, kinakagat ko kahit maliit lang yung ano, yung kita. Oo, tapos, sipag lang talaga guys, tapos wala akong bisyo. Yun lang, kubra, pang palakas.
Tapos kahit anong pilit namin pagsisikap, guys, yung mga kapitbahay talagang iniisip na nakahukay daw, kasi naghuhukay naman talaga ako, hindi ko dinidinay yun. Eh, ba't kaya ang iniisip ko lang, ba't kaya hindi nila naisip kung halimbawa nakahukay sila or ako, paano kaya ibibenta yun, guys? Di ba nila naisip yun? Pwede naman habulin ng gobyerno yun. Hindi naman pwedeng hindi mapapansin, walang magsasalita eh, yung mga tumutulong sa tindahan tsaka sa farm ay mga marites, 'di ba? Mga marites din katulad namin. Ay ako, hindi ko ikakaila, marites din ako, guys. So ano yung gusto kong sabihin, sinasabi ko. Tapos yung totoo lang. Tapos medyo minsan magkakamali tayo ng pagsasalita eh, inaako naman natin, inaamin natin na mali, medyo hindi lang natin matanggap agad na mali tayo, pero actually pag na-realize natin, as time pass by, guys, ako talaga inaamin ko na may mali ako. Medyo mabigat lang dalhin, pero aaminin ko talaga. Pag na-realize ko talaga. So maraming mga mali yung nagawa. Tapos balikan natin yung topic. Halos sa isang linggo, dalawa or tatlong beses ako nakakarinig na nakahukay daw kami ng ginto. Iniisip ko lang, kasi naman nga, sa laki ng babayaran namin, kinalculate namin, guys, minsan nga umabot ng 42,000 yung buwana naming babayaran, kasi may linding kami, tatlong kategory. Tapos may motor, may multicab, tapos yung paluwagan, oo, ang laki. Tapos marami kaming dinadalang ang tawag doon, yung bali katawan, yung sa isang paluwagan magdadala kami ng minsan 4, 5, or 6. Oo, tapos lalaktaw ng isang buwan, tatanggap na naman sa amin na naman yung tanggap. Tapos may dumadaan, guys, kalye kasi yun sa taas natin. Tapos minsan nababayaran naman natin ng maayos, minsan lang talaga magigipit, medyo umiinit yung ulo ni Mrs. Ako naman sumasagot, sira ulo na tayo minsan, pero wala tayong bisyo, guys. Yun lang, Cobra energy drink, kasi pag wala ka nito, wala kang talo. So pag meron kang Cobra, may talo ka, kasi 20 yun bawat bote, pero at least medyo yung lakas natin, guys, nadadagdagan unti-unti. Oo, pero yung green lang yung fit sa akin, kasi tinry ko yung yellow, may medyo may side effect. Nilalagna tayo, hindi tayo maano agad, gumagaling agad. So nag green ako. So sa isang araw, isang bote, minsan kinakalimutan ko, sinasadya ko, kaya medyo malakas tayo. So ayun, guys, balik, hindi ko naman sila masisisi, guys, kasi pareho lang talaga kami. Yung hirap ng buhay na meron sila, yun din yung amin . Ang kaibahan lang, medyo malaki yung pangarap namin, nagsabay kaming mag-asawa, medyo mabigat yung namin, pangarap namin. Tapos sa pagkain naman, hindi naman kami nagpipigil. Bigay sa mga anak namin, kasi ayaw naming maranasan sa mga anak namin yung naranasan namin, na ako nga sa bawat yung may nagluluto ng manok sa dati, oo, yung pakpak lang yung sa akin or yung leeg. Ngayon na medyo meron na tayo, guys, walang nag-iba. So pakpak pa rin yung atin sa kaliig. Hindi ako nagsisisi, guys, kasi yung mga anak ko ang kinakain, yun yung mga malaman. So yun yung masarap ngayon, na pareho lang yung kinakain, pero ang sarap sa pakiramdam na yung pamilya mo, guys, nakain yung pinakamasarap na parte ng katawan ng manok. Oo, yun yung hindi ko maipaliwanag . Parang ang saya-saya ko, na parang mapaluha ako, guys, sa saya na
nabigay ko sa kanila yung ano, yung buhay na ano na hindi ko naranasan dati. So yun lang yung concern ko, yung ano, yung pagsisikap namin, hindi naman na-realize ng kapitbahay kasi hindi nila alam, kasi pareho lang naman kami, bat ako nakabayad ng ano, ng babayari namin yung upa ng ano, yung sasakyan, tapos ng motor na nabayaran ko lahat kahit medyo mahirap, eh wala naman akong trabaho. Pero hindi nila alam, guys, wala akong trabaho, pero kahit anong trabaho, kaya ko lahat, guys, para sa pamilya ko, guys. So yun lang, sa bawat Pilipino na mga ngarap, bukas lahat ng ano, oportunidad. So kailangan nyo lang pasukin, tapos pahalagahan, kailangan matulis yung ano nyo, yung pakiramdam, tapos lagyan nyo ng puso, tapos pagsisikap. Alam ko maaabot, eh maaabot, kaya lang kailangan wala kayong bisyo, guys, walang ano, kahit anong, maliban lang sa kumakain ka, umiinom ka ng soft drinks, yung energy drinks, pero yung soft drinks kailangan limit. Ako minsan nakainom ako ng 2 bote isang araw, medyo guilty ako, pero hindi ko mapigilan. So kailangan lang talaga ano, kailangan talaga focus sa goal. Tapos hindi alam ko, hindi ganun kasimple na tawagin na ordinaryo lang yung kalagayan namin, kasi biruin mo, 40,000, umabot ng 40,000, ay ngayon 32,000. So medyo mag-anggaan na, matumal naman yung saging supply. So yung ano, yung 42,000 na umabot yung babayaran namin, hindi ordinaryo, eh extraordinary siya, guys. Pero hindi ba nila naisip, guys, na yung business namin na ano, na saging, nagbiyahe kami ng sa isang linggo 2 beses. Oo, 2 beses. Yung malakas pa yung saging, hindi ngayon. Ngayon, isang buwan, 2 biyahe na lang, eh. So yung ano, bali sa isang buwan, 8 beses, 8 beses sa isang buwan ang biyahe ko. Tapos puno, puro full pack yung truck. Eh sa isang, halimbawa sa 500 kilos, pinatungan ko ng 10 pesos, tapos magma-markdown yung ano, eh gumagaan, magiging light yung material, yung saging natin, ibibigay ko sa 7 piso bawat kilo yung profit ko, yung ano ko, yung sakin. O babawasan ko ng 500 or 1,000 sa ano, sa gas. Tapos yung 1,000, yun na yun, kasama na yun yung delivery nung ano, nung mga sa bayan na suki natin. So sa isang biyahe ko, halimbawa sa 500 kilos lang, ang puno ko sa akin ay 1,300 kilos. So halimbawa sa 500 lang, bibigay ko yung ano, 7 pesos. So nandun sa 3,500. Oo. Tapos kadalasan 1,900 yung karga ko. So hindi mawawala sa 5,000. O tapos 8 beses. O tapos mayroon pang isang biyahe na medyo malaki-laki yung ano natin. Makakabayad tayo, guys. Kasi ang lakas nung ano, ang lakas nung saging, guys. Ang lakas. Pandemic, ang lakas ng saging. So yun lang yung concern ko, guys. Yung kasi hindi ganun kadali yung pag nag-treasure ka tapos makakabenta ka, wala naman kaming sinasandalan. So dapat ma-realize nila na hindi ganun kadali mag-treasure pa lang, ang bigat na, lalo na pa kaya pag ano, pagbebenta na yung ano, pag-uusapan, gobyerno hahabulin niyo. Ano ba naman yun? Wala man lang nakaisip nun. Ano? Kami nga, hindi namin naisip, pero sa tuwing nadidinig kong pinag-uusapan ng ganun, ano ba, natatawa ako, guys. Hindi ko alam. Pero sa kanila na yun, magpatuloy na lang tayo, guys. So kakalimutan natin, magpatuloy tayo. Baka makalimutan pa natin na ang focus natin at ang mission natin dito ay magtanim ng sweet potato. So patuloy lang, guys. Yun na, yun yung tip ko. Walang bisyo, tapos
medyo magkaroon lang kayo ng ano, yung business. Kahit anong business na isipin nyo mabuti kung kikita siya, tapos gawan nyo ng paraan na medyo lalaking kita niya. Katulad ko, nag-aral ako mag-banana chips kami ng misis ko, tapos binibili ko yung saging, yung materialis na saging, tapos niluluto namin, kinakalculate namin, sinusuma namin, tapos may kita kami. Ano pa kaya kung nagtanim ako ng marami, di ba? Oo, so ang saging sa akin na magmumula, tapos pag niluto ko, di imbis na kumita ako ng 200, madadagdagan ng kahit 100 or 200, magdoble 'yon, 'di ba? Kay ako, sa akin na 'yung saging, mas malaki ang puhunan ng saging eh, 'di ba? So 'yun lang guys, kailangan matalas 'yung pang-uunawa nyo, tapos lagyan ng puso, tapos 'yung plano mo kailangan mong pabigatan, oo, gawin, hindi 'yung pinaplano tapos katulad nung nangyari nung mga buwan, nakaraang buwan na nagpaplano ako, walang nangyari. So ngayon, iniba natin, ginawa natin. Mamaya na yung plano. Oo, pag nalinis natin to, meron tayong konting ano doon, yung binhi ng kamote. Tatanungin natin dito. Oo, naplano na. Walang yak. Naplano na guys. So, pagkatapos na nating itanim, tsaka na natin linisan, tsaka na natin problemahin yun. Oo, so dito lang muna guys. At maraming salamat sa inyong panunood. Sana ay makunan nyo ng konting aral guys, hindi po tayo content creator guys, pero naghahangad tayo. So sana ma-realize din ng iba at saka ni Lolo Mets na nangarap din tayong mga magsasaka guys. So sana may suporta tayo guys. So salamat, maraming salamat. At dito na lang po, salamat, salamat. Actually pala guys, dadagdag lang natin. So itong lugar natin, medyo malayo-layo yung ano, yung bawat space ng bawat puno ng saging. So ayun. Tapos ayun, medyo malayo-layo, tapos dito medyo mga siguro about 10 meters or mahigit, kasi just a small information, pag nagtatanim kayo ng kamote guys, hindi siya pwedeng itanim sa ano, sa saging, sa ano, sa sagingan na yung malalapit yung pagkatanim, katulad nun yun, kasi yung nutrients na nakukuha ng saging, kinukuha ng kamote, tapos yung saging mamamatay or almost mamamatay talaga. So dito medyo ilayo na, ilayo lang natin ng konti sa puno yung ano, kamote, kasi medyo may distansya naman siya. So ayun, pwede to guys. Oo. Pang one time lang naman yung kamote. Pag ano, harvest mo na yung pinaka steam niya, pwede nang ano, renew ulit, harvest, tapos tanim ulit ng bago. Yun yung pinaka ano sa kamote guys. Pero ano, pag may space kayo na walang saging, pwede niyo ring iano, pa ang tawag doon, pa mag ano, pa mag-contribute yung ano, yung steam niya, yung gumagapang. Oo, yun, nagbibigay rin niya ng laman. So yun lang kung may ano, may malaking space. Dito malaki yung space ko pero may saging, so ayoko namang ma-compromise yung mga saging. So dito lang i-try natin, tapos pagka medyo umano to, nag-react siya sa ano, kamote, lagyan lang natin ng commercial fertilizer, meron naman tayo. So kasi medyo naka ano tayo ngayon ng commercial fertilizer, may stock tayo ngayon. So hanggang dito lang muna guys. Small info lang yun, na pag may sagingan kayo na ano, farm talaga na banana farm, huwag nyong lagyan ng kamote guys, kasi mamamatay yung saging. Yun lang, salamat guys, thank you.